Hello guys, first day of quarantine, kaka-arrive ko lang din dito sa Vietnam. So this is my first day of quarantine, so tinatiran ako ng pagkain, food. Ang gulo ng misa ko, andito pa lahat, kasi pagod galing sa biyahe. So andito na yung kanin, kahatid lang. Ko alam ano itong mga pagkain dito, Vietnam. Ano ko siya, tingnan natin. Ayan. Ano ito siya, oh. Ko alam ano pagkain ito. Yan, oh. First day of quarantine. Tapos, tawag dito sa Pinas, dragon fruit, di ba? So, ito siya. Nakain na ako. Ang dami pala. Ito, sabaw. Dito kami sa hotel ngayon. Four star yata ito na hotel. So, ito siya. Ano yung tawag ito? Chapstick. Tapos ito yung kanin, ano? Ito yung siya, hindi ko alam ano to. Pork yata, at saka gulay. Ayun, siya. So yun, kakain na ako. Kasi pagod pa galing sa biyahe. Para pagkatapos, mag-toothbrush, maligo, tulog na naman balik. Kasi bukas, iano na naman kami bukas, ang tawag nito. Swab test or rapid test, yun ang sabi sa amin. So, kakain lang ako. No? Ito na guys, kakain na tayo. So, kakahatid lang ng pagkain sa amin dito sa room. Ayan. So, kakain na tayo. So, gaya na sinabi ko, this is my first day sa, ano, hotel. And then, first day rin sa, ano, home quarantine. So, 14 days kami dito. After, but, bukas pala, ano pa kami, COVID test kami bukas. Ano? COVID test pa kami bukas. Ito siya. Kanin. So, ito ng ulam. So, araw-araw, ganitong gawin sa amin. Breakfast, lunch, at saka dinner. So, ganitong gawin sa amin. So, bukas ng umaga, COVID test muna kami ulit. Pero galing sa Pilipinas, pagpunta mo ito, naka-rapid test na kami. Hindi ko alam dito kung rapid test or swab test. Ano yung sabi? Harap ng sabaw nila, ng soup. Kung mapansin nyo mga kapatid, oh, dito ko banda sa ano, Terrace, pwede ko nalabas dyan. Nagmuni-muni. Tapos may dagat na eh. So kahit naka-home quarantine kami, hindi rin boring. Within 14 days. Kasi nga, ayun, may dagat, may beach, maraming naliligo. Dito sa Vietnam, hindi naman sila gaano-kano. Siguro hindi sila masyadong apektado sa ano, apektado sa coronavirus. Kaya, pero yung mga crew lang dito sa hotel, hindi mo makita pati mukha nila. Balot. Tapos naka-safety goggles din sila. Ganun sila. So wala. Anong gawin namin? Kain na ng kain dito.
Sana oke okay bukas. So, kita mulu kuno untuk kami na doon sa Pilipinas sa kutsi yung pintuan untuk kita tuloy dito. Chicken pala to. Sarap naman. Ito kangkong. Hindi ko kumakain ng kangkong pag hindi adobo. Kasi hindi ko mahilig sa gulay. But ito, itry ko tsaka pipilitin ko talaga. Hindi lang walang lasa. Gulang kailangan eh. Ang daming pagkain, mag-isa lang ako. Nakakulo ko eh, kain tayo. Ang daming pagkain, mag-isa lang ako. Grabe. Ang ganda ng room namin, no? Ang hotel, no? Mag-isa lang ako, tapos ang laki. Mag-isa lang ako, mga kulukoy, tapos ang laki. Good for two person to, eh. Or family siguro. Kasi lapad ng bed. Sa mga barkong sinampan ko at taga nag-hotel kami, hindi ganito kalaking bed. Ang laki. Grabe. Apat na tao kasi. Naka-chartered plane din kami kanina. Papunta dito. Ay, umiubo ko konti kasi walang tulog eh. Nagkabulo pressure ako eh. Monday, kasi imagine Monday nag ano ako fasting kasi akala ko medical na punta kami doon, hindi natuloy kasi walang slot. Tuesday fasting na naman. By nung Monday nagkakain ako ng hapunan 5 o'clock na, nakatikim ng rice pag uwi na sa bahay. And then nung Tuesday nakakain din ako. Ah, nakakain ako konti. Oh, nakakain ako konti ng medyo maaga. Kasi natapos ko kagad. But may pinding. Bumalik ako ng Wednesday. Oh, nung Tuesday pala. Hindi rin pala ako kumain kasi natapos ko yung medical ko. Nag-stress test pa ako. Natapos ako ng stress test for 4:30 p.m. Eh, kasi kailangan matapos ka kasi urgent eh. Alis kagad kami kasi andyan yung airplane naka-ano na, naka-chartered na. So, natapos ako mga 4:30, nakarating ko sa bahay mga 6, o doon na rin ako kumain. So, dalawang araw laging lipas ang gutom kaya sakit ang ulo ko konti that time. So, nung Wednesday, bumalik ako para magpaloob ng medical, may kunting pinding inisikaso ko. And then, overweight din konti. Hindi ako kumain, tubig konti lang. So, kumain ako ng na tinapay konti ng naano na ako, natimbang na. O, sa awa ng Diyos, pumasa kasi overweight ako ng ano siya
2.5 kilos. So nawala yung 2 kilos within one day. Hindi ka paniniwala. So 29 kilos na lang natira. So half kilo lang ang ano na lang over. Yeah. Inaprove na nila. So tumakbo ko sa taas, natapos siguro ako nung Wednesday sa medical ko, fit 5:30. So dumiretso ako sa opisina para mag dispatch, kunin yung mga papilis ko kasi yun nga, aalis na. Lipas din ako ng gutom noon nung Wednesday. Kaya sumakit ang ulo ko sa gutom. Tatlong araw nga, kulang-kulang sa pagkain. Ay, hindi lang kulang-kulang, lipas pagkain. Kaya yun, sakit kunting ulo. Nakarating ko sa bahay nung Wednesday. Alas na ibibidya ng gabi kasi namili pa ako ng gamit. Nag-ayos pa ng gamit. Matapos ako alas 11, natulog ako. Gising ako launa. Para maganda na punta sa airport kasi kinabahan ako baka walang makuhang grab o taxi. Kasi yung kotse ko nasa garahe, hindi makuha. Na corner doon, simula nung na-lockdown. Malayo sa bahay, kaya commute na ako. Ayun yun. Ang binigay sa amin sa opisina, sa assistant crewing manager namin, Terminal 3, kaya pinapaaga kami before kailangan 4 o'clock, andoon na kami. From flight namin, 9 o'clock pa. 4 o'clock doon na sa airport na kami, Terminal 3. Pagdating doon, wala pala doon ang aeroplano, mali. Buti na lang yung isa namin kasama, may kutsi. Hinatid siya. Hindi niya pinapauwi kagad. So may nakapag-confirm sa aming kasama na nasa Terminal 1, andoon ang aeroplano. Yun, hinakot na naman kami doon sa Terminal 1. So, swerte nga, andyan yung kasama namin, hindi kagad umalis yung kutsi niya. Binalik-balikan niya sa Fortuner niya. Maraming higpit. Sa airport pa lang, bago kami nakalabas, gutom rin kinain. Inabot namin doon. Buti nilang sa airport, napakaganda nila dito ang airport sa Vietnam. Pagkatapos namin asikasuhin, lahat-lahat na apil para paggawa, palabas na kami sa immigration, kukunin na yung luggage namin. Yung airport mismo nag-produce ng mga food, nakapak na ganito rin. Ang dami. So, nakakain kami ng mga one siguro. Naka-lunch kami ng one. Ganun. Pagkatapos, dito na, dinala rito. So, ang biyahe rin namin galing sa airport papunta rito sa hotel, 3 hour. Napakalayo. Kalbar yung inabot namin. So kung sino mang nagpa-plano na gusto na makaalis tapos sa panahon nitong pandemic, mag-isip-isip kayo. Tingnan yung naranasan namin ngayon. Ang hirap. Na COVID test na kami sa Pinas kahapon, rapid test. Dito pahinga bukas, swab test yata sinasabi. Di pa ko sure, pero yung iba rin sabi, baka daw rapid test lang din.
Alam niyo mga kapatid, na kulukoy, this is my first time in Vietnam. Sa taga ko na nagbabarko. But this is my first time. No? Sa offshore kasi ako, industry. Ang friendly ng mga Vietnamese. Paglabas pala namin sa airport, alam pala nila na may mga Pilipino ganito. Nag-abang dito sa labas, nagbabay sa amin. Nasa bus na kami. Palabas na papunta sa airport. Nabibidya sila. Ang friendly nila. Hindi ko maintindihan ang klaseng pagkain to. Tapos tinali pa ng ganito. So, di ko alam kung isama ba siya sa kain o hindi. Basta kinain ko na lang. Ha? May gulay siya, fresh. Hindi ko kumakain ng gulay. Pwede ko maintindihan ang lasa. I don't know what happened to the world. Ito lang maintindihan ang lasa, mga kulukoy. So starting today mga kakulukoy. Ibig sabihin kasi start today. May 13 days pa kaming ano hindi to. Sa hotel. Walang kausap. Walang kagintuhan sa loob ng room. Ikaw lang, sarili mo lang kausapin mo. Hindi pwedeng lumabas. Mga pagkain, ilagay lang din sa table sa labas. I-doorbell na lang, kukunin na lang namin. So, wala. Wala talaga. Ganito pala ang maramang naman mo. Busog na ako. Ang daming simpot pero sayang kasi pag tapon ko. Dahanin ko na lang. Kaya ubusin pagkain. Ito may sabaw pa. May ganito pa. Hindi ko kaya. Tikman ko na. May ulam pa. May kangkong pa. Tapos may dragon fruit pa. Na ang daming slice. 5 slice ang lalaki. Hindi ko na kaya. So, ito lang fruit ang kainin ko, pero di ko rin lubusin. Maya-maya, baka magutom ako mamaya-maya. Kasi maaga pa eh. Pero pag magutom ako mamaya, leben, itong fruit ang kakainin ko. Nakain tayo. Patapos na ako eh. Hindi mo na kaya. Sabaw po. Dito.
bago lang to mamaya baka magutom ako. May babalikan ako. Kasi bukas pa to pick-upin eh. Ang basura. Kasi busog na busog na. Ito lang dragon fruit. Kaya na po. Ang ganda ng dating ang ganda ng dating namin ito kanina. Lumakas ng malak. Mula ng super lakas. Let's bit na po. Hindi ko talaga kaya ubusin pagkain. Busog na. So, kuha lang ako ng toothpick. Ito toothpick ako. Ayan. Ayan ako mag-toothbrush. Ito. Sige mga kulukoy, dito na lang tayo. Kita-kits na naman tayo bukas. Nang breakfast or lunch or dinner kasi basta kita-kita tayo bukas kasi bukas i-swab test kami or i-rapid test. God bless sa atin. Buhay na ka-home quarantine. First day.